Alright, so magandang gabi sa Falcon mo sa masang estimulation. So bago tayo mo, bago mo galing office, bago mo sa office, gawa mo tayo ng tutorial. So, open natin yung ating poll. Let's proceed. Napapanalag kasi ngayon yung mga syntax ng Roblox. Alright, so paano nga ba kasita sa Roblox? Syntax ng C++. So, paano nga ba ito natin gagawin? So, una, mag-create tayo ng bagong file or project. So, click natin yung file. Click file, then new. And, so, click natin yung... So, let's click the file, then new, then project. So, dito, i-select natin is yung... console application. So let's click file, new, then project, then console application, then click go. So next lang, okay, click itong skip this next time para hindi na para wala na yung next time. So next, select natin yung C++ language, then yung title na ating project. So ito yung magiging C++ syntax. Okay, so i-save natin siya sa ating file. Okay, so create natin ng file C++ tutorial. Okay, so ito C++ syntax. Okay, then click select folder, then next, then finish. So kung makikita nyo, by the way, nakalimutan ko pala, create tayo ng another project ulit. Yung bubuhay ko na lang. Kung makikita nyo, ito ating compiler, yung ating GNU GCC compiler. Okay naman yung ating marami compiler dito na pwede nyo gamitin. Pero but anyway, GCC compiler na tayo. Alright. Okay. So, ito na ating environment. So, click ko lang po yung main.cpp, which is ito. And double click. So, ito yung ating... By the way, code blocks is nakakaroon ng default syntax niya. So, ito yung papaliwanag ko sa inyo. Ano ang mga silbi ng bawat syntax na ito? Una, meron tayong tatag na include io stream or tatag na pound sign include hash include io stream. Ito isang uri ng tatagating header file. So header file to. So header file library siya. Ang trabaho nito is para magkaroon tayo ng input and output objects such as C out. By the way, ang basa rito is not out. Tiyatawag niya C out. Okay? So, ang header files ay isang another functionality ng C++ programs. So, kasama yan talaga sa C++. Lahat. Ito. Yung dalawang to, hindi pwedeng mawala. Ayan. Pero, mayroong exception. Mamaya kabalayan ako. Next line is tiyatawag using namespace std. Pag sabihin using namespace std, ito naman is yung exhibitors ay names para sa objects at variables na nanggagaling sa standard library natin na include iString. Ayan. Okay. So, ito, yung int main, isang uri ng function na kung saan dito lahat mag-output yung ating mga syntax. Okay. So, dyan lalabas. Okay, so int main. So, ito yung kaya sinabi ko, cout. Ang base dyan, cout. Ito naman yung ginagamit para makapag-output tayo or makapag-print tayo ng mga text or characters kagaya ng hello world. Okay? So, every C++, hindi pwedeng mawawala ang semicolon para sa terminator. And return 0, indication na ang program natin ay
nag-end na or nag-stop na. So kapag wala na, stop na yung program to turn 0. And by the way, ito yung curly, open and curly braces. Para sa nga, isa block of code. Block of code lang siya. Alright? So pag nirin natin yan, so by the way, click nyo yung pwede itong play na to or itong build and run. Pwede yan, sa preview. So pag itong build and run, makikita nyo, ito yung ating output, which is yung hello world. Okay? And kung ilang seconds siya nag-execute. Ayan. Alright. By the way, ito yung sinabi ko na exception. So, pwede itong wala itong library ito na using namespace. Kasi nga, kaya sa empire na gano'ng kayo trabaho. So, dito, laging yung dadagdagan niya ng dadagdi. STD. Ayan. Double. Color. So, trabaho niya, kapag may nakita kayo or wala yung ating standard namespace library o tiyatagating using namespace std, pwede niya pa rin gamitin yan, pero every time na nagka-create kayo ng syntax, laging kasama to. Ito. Yung std double po, so, color. So, may standard sa lahat ng mga nagpo-program C++, laging magkasama to. Kaya ngayon, ang example itong ating code block, pagka-master by default, ito na siya. Alright? So, yun po. And, meron tayong tinatag na output. So, yung output is ito yung ating cout. Ayan. So, pag-alawa cout, another sample tayo. Check. Ayan. So, pag meron natin yan, pag binilingon natin yan, makikita nyo, guys, meron tayong dalawang line dito. Bakit naging letter? Bakit ganun nangyari? Dahil sa trabaho ko ng tiyatagin and tiyatagin and. Okay, so, bukod sa and L, another. So, pag-create a new line is tiyatawag natin. Tagal ko ito. And then, papasokan natin siya ng 4 stars and. So, ito is another sample para makapag-create tayo ng panibagong line. Okay? So, yan po. Kasi pag ito, wala ito. Makikita nyo. And then, see out tayo. Kita nyo sa codes natin is dalawa yung syntax. Pero, pag nirun natin yan, yan po yung magiging one line. So, yan ang paliwanag dyan. Okay? So, isang sample, pwede na gamit ng forward slash n. Ayan. Para makapag-create ng panibagong new line. Okay naman, pwede tayong gumamit ng and l. Ayan. Alright? So, yan. So, yan po. So, that's it muna sa ngayon. And, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Out.